Hey guys, welcome back to my channel. So this is May. So for today's video guys, I want to share you kung paano naman kumuha ng CoV. Ano nga ba ang CoV? Ang CoV ay isang certification, authentication, and verification. So sino ang kumukuha ng CoV at saan kukuha? So usually, ang mga kumukuha po nito is yung mga pupuntang abroad, magtatrabaho sa ibang bansa, or mag-a-apply ng visa. So, based in my experience po, with my visa, naghingi po sila ng CoV with my elementary, either high school, and my college. So, sinimulan ko sa high school ko po. So, ang ni-request nila, so, pupunta ka lang doon sa school. So, ang kukunin nyo mo doon, sabihin mo lang nasa register doon ng kukuha ka ng CoV. So, dapat kompleto ang kukunin mo para pag ikaw naman pumunta ka ng DepEd, so, hindi ka na pabalik-balik kasi malayo yun. At saka, it takes time. So, dapat make sure mo kung ano yung mga nare-request mo. Kasi sometimes yung nasa register, hindi nila alam. So, make sure na you make your own research as well. So ano nga ba ang kukunin mo doon sa registered? So, first is meron ka dapat endorsement. So, meron kang TOR. Magre-request sa kanila. At saka yung certification of enrollment or completion of graduation. The fourth is your diploma. Kung wala nga ng diploma, so, mag-request ka po sa kanila. If ever nawala po, based in my experience, kasi nawala na yun eh, di ko sure kung nasaan. So, gumawa ako ng affidavit of loss. So, authorized na rin po ako ay nagpa-certified ng aking affidavit of loss. So, yun. Tapos, yung apat na yan dapat original po yan. Dadalhin nyo sa DepEd. At saka mayroong apat din na bawat isa ipapa-photocopy nyo po at saka ipa-certified copy nyo po sa kanila. Tapos that's the time na pumunta ka sa DepEd. So, mayroon pala appointment kasi this kind of pandemic, so lahat may appointment. Yung parang wala ngayong walk-in. So, kailangan magpapa-appoint ka before ka pumunta doon sa DepEd, sa region. So, pag na gawa mo na yan, so ilagay mo lang sa envelope, ibigay nyo sa kanila at saka sila magbibigay. So, after 3 days ata yun, yung sa akin kasi yung mag-sign sa region is naka-quarantine. So, make sure na lahat ng papers nila is safe also. After 3 days, nakuha ko na. Yan ito ang itsura ng CoV ng DepEd. So, ngayon, natapos na ako sa DepEd, nakasealed na, bawal mo yan buksan kasi ang authorized yung magbubukas yan, especially kung saan mo ibibigay. Kung ipapa-apostel mo pa sa DFA. So, ngayon, kumuha na rin ako sa akin sa college kasi hiningi nila para to make sure na dire-diretso yung papers ko. Hindi na naman ako hinga. So, ganyan din. Kung meron ka na, kumuha ka na ng TOR, diploma, much better photocopy mo din ng apat, ipa-certified mo din sa kanila sa registered, at saka magbayad ka rin ng 200. Kasi sa akin, yung sa college ko, mayroong bayad 200. And then, kasi malapit lang yung CHED sa amin, yung school namin. So, binigay ko na rin doon. Tsaka, isang araw lang din nakuha ko na siya. So, ang binayaran ko naman, 150 binayaran ko sa CHED, nakasealed na rin po yan. So, ito rin yung itsura ng CoV sa CHED. So, after that, kung magpapa-apostel ka pa po sa DFA, mayroon sila mga authorized DFA na dapat mong puntahan, dapat nagpapa-appoint ka doon. So, ang mayroon lang is sa Asina, which is Manila, and Davao, at Cebu. Sila lang yung mga authorized na kailangan mag-apostel ng CoV. So, sa akin, hindi naman hiningi na kailangan ipa-apostel. So,
Yung dalawang envelope na nakasell, that's the time na ibibigay. Sisend ko sa, which is Australian Embassy yung nagingi sa akin. Kasi kumuha ko ng partner visa. So, hiningan na lang ako ng CAV kasi late registered po ako. So, usually kapag late registered ka, hiningan ka po ng CAV. Oh, meron din ako nakasabay sa DepEd. So, hindi naman siya late registered. So, nag-work po siya abroad. So, kailangan po nila ng CAV. So, yun. Ganun lang po kadali kumuha ng CAV. Sana po nakatulong po ito sa inyo. So, kung meron pa ko yung mga tanong, comment lang po sa baba. So, don't forget to like and subscribe. Bye for now!